Kai Soto, isa sa dahilan kaya nakapasok sa top 4 rank ang Gilas Pilipinas dito sa Asia. And bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, pa-like and share naman po bilang suporta sa ating YouTube channel. Well mga kaibigan, matapos nga po ang unstoppable at napakagandang performance na naipakita ng ating pambato na si Kai Soto sa last 2 games no dito sa Hong Kong, China at sa Chinese Taipei, ay kinikilala na ngayon ng Gilas Pilipinas bilang isang pinakamalakas na koponan sa Asia. At ayon na nga rin po kay Coach Tim ko, no, mabigyan lamang ng right spot or tamang spot at maayos na coaching etong ating pambato na si Kai Soto ay kayang-kaya po nitong idumina ang Asia. Bakit po nasabi yan ni Coach Tim Con? Mga kaibigan, very obvious na nakita nyo. Sa depensa pa lang ni Kai Soto ay talagang hirap na yung mga average height na kalaban, no? Kaya sabihin natin na hindi sila ganoon kalalakas. Nakita nyo kung paano nakakasabay si Kai Soto kahit mga matatagal na at magagaling na player yung kalaban. Well mga kaibigan, at dahil nga po sa napakagandang performance mas ni Kai Soto, pasok po tayo ngayon sa top 4 dito sa Asia. At sa mga nag-aabang sa next game nga po ng Gilas Pilipinas, no, sa July pa mga kaibigan, sa koponan ng Latvia at ng Georgia. May mga nagsasabi kaya lang naman daw natalo ng Gilas Pilipinas etong Hong Kong, China at Chinese Taipei dahil napakahinang mga team. Well mga kaibigan, hindi po mahinang team ng ang Hong Kong, China at Chinese Taipei. Kumbaga, meron pa nga silang reward kapag natalo ang Gilas Pilipinas eh. Sadyang malakas lamang ang lineup ng Gilas. Nakita nyo, ngayon po hindi na dapat pakawalan pa sa bilig, no, or pinag-aagawan na sa bilig si Kai Soto. Nakita po, no, ng Yokohama B Corsairs ang tunay na abilidad or kakayahan ni Kai Soto. Yung ginagawa po, yung ginawa ni Coach Tim Con kay Kai Soto na pagmamanay sa laban, no, yung pagbibigay na mahabang minuto, inamin na rin po ni Kai Soto yan, ay posible at maa-adapt nga po ni Coach Aoki Taketo ng Yokohama. Bakit ka mo? Nakita nyo yung minuto, yung right spot na sinasabi ni Coach Tim ko, no, yung bigyan ng priority or prioridad si Kai Soto sa loob bilang isang defender ng Gilas Pilipinas. At the same time, parehas din kapag ka naglaro si Kai Soto sa Yokohama, bigyan ng priority sa loob, bigyan ng right spot, right na oras, no. At dahil nga po mga kaibigan, sa July pa ang next game ng Gilas Pilipinas ay naghahanda na ngayon ng ating mga pambato para sa kanilang muling paglaro, yung mga bilig boys natin sa Japan, especially si Kai Soto sa Yokohama. At dahil nga si Coach Tim ko na mismo nabigay ng prioridad at sinabi na bigyan, no, dapat may right spot si Kai Soto, mabigyan ng magandang minuto, no, siguro naman nakarating yan dito sa Yokohama kay Coach Aoki Taketo at sa mga posibleng team na kumuha kay Kai Soto. Kahit po si Kai Soto ay magkamali, hindi maging maganda ang play, walang problema kay Kai. Nasa coaching style po yan at sa sistema ng team po na nilalaroan ni Kai Soto. Kasi kung makikita nyo, napaka-energetic talaga ni Kai Soto kapag Gilas ang lumalaban, no, at kapag si Coach Tim Con ang head coach. Nung si Cho Tres po kasi noon, si Kai Soto walang gana kasi aminado si Kai at alam ni Kai Soto na hindi siya bibigyan ng magandang minuto ni Cho Tres. Bagkos yung mga paboritong player lamang ni Cho ang kanyang pinapasok, no, at hindi na pinagpapahinga yun mga kaibigan. Kay Coach Tim Con, nagkakaroon talaga ng rotasyon ng mga player. Lahat po nakakapaglaro. Lalo's lahat nagkakaroon ng minuto at na-showcase yung kanilang talent. Well mga kaibigan, no, sana nga, no, talagang magkaroon pa ng maayos na spot itong si Kai Soto sa ibang mga liga, no, hindi lamang dito sa bilig bagko sa mga kilalang bilig pa sa pinakamataas sa NBA dream niya. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.